magkasya sana. Itong i-plug ko sa ano? Itong ano? Itong hub ang i-plug ko. Kasi itong nakakad ng de-drain guys eh, ng battery ko. Basta i-start ko na lang kung sakali mo. Yun. Yan. Ito naman ating ano, engine heater. Ating engine block. Hindi niya kailangan yan. May start naman natin yan eh. Kasi hindi naman siya nag minus 40 ito. Kasi kaya dito. Saktong sakto. Yun, may kuryente. Power. Ayan mga kaibigan, magandang hapon po sa ating lahat. Ang current location natin is nandito tayo sa Fast Freight. sorry. Fast Freight Route 6 Regina Iske. Nandito pa ako mula kahapon ng 2:30 hanggang ngayon. Medyo natenga ako ng konti kasi weekend ngayon at saka isa pa long weekend. So, bali parang holiday yata sa Monday. Ang schedule ko dapat is sa Martes pa eh, sabi ko naman sa dispatch ko, hindi naman pa pwedeng magtagal ako ng ganun kako. Kaya naman ang ginawa nila is nakiusap sila doon sa receiver dito. Receiver o dito sa company na to na pagdideliveran ko na baka sakali na meron silang tawag na pupunta rito para i-unload ako. Na-unload na ako kanina pa mga bandang alas 10 ng umaga. Ang oras na natin ngayon is ano ba? Dito sa cellphone ko is 6:35 na ng hapon dito sa Regina. At kanina nung binigay sa akin yung papeles nung ano, nag-receive sa akin, hindi na ako umalis dito. Kinausap ko siya kung pwede akong mag-stay rito hanggang bukas ng umaga ng magbandang 2:30. Kasi malapit na yung oras ko, malapit na ako mag-reset, malapit na mag 36 hours. Hindi ko na hinangad kanina na mag-drive pa. Kasi ayoko ma-break yung aking 36 hours. At kinausap ko na lang yung dispatch ko na hindi na muna ako uwi sa bahay namin since nag-start na ako dito. Kasi ang buwan ngayong February guys is 28 days lang. Kumbaga sa ano eh naghahabol tayo ng quota ba? Kasi nga, ba alam nyo naman sa mga previous video natin hindi naman lingid sa inyong kalaman para doon sa mga nakasubaybay kay Lakay, sa atin. Kami ni Cordapia is talagang sunod-sunod yung aberya kaya kailangan nating mag-build ng revenue para sa pambayad sa truck. So, ginawa ko kung meron available na load, once I get my receipt here, kasi andito na rin lang naman ako, eh bigyan na lang nila ako agad ng load at balik na lang ulit ako ng Delta. At itong ang plano kasi guys, itong trailer is papahugasan ko dapat sana sa Brandon, which is yun naman talaga gagawin ko at idadrop ko sa Brandon mula dito sa Regina hanggang Brandon. Inti ako tapos idrop ko sa Brandon sa may High Life Nipawa, tapos bobtail ako from Nipawa all the way to Winnipeg, then magtitik ako ng reset 36 hours reset, tapos balik ulit ako. Pero kinausap ko si Missy, sabi ko sa kanya na pasensya ka na muna, hindi muna ako makakauwi ngayon gawa nga ng ito yung sitwasyon. Sabi ko natenga ako kasi nga yung receiver hindi naman nakalain, umuwi sila agad kahapon, hindi nila ako naantay. Pero okay lang kasi nga ngayong araw na to kaninang umaga is na discargan din nila ako. Tapos yung kaganda, binayaran pa ako ng layover. Kaso nga lang kapalit nun syempre yung pag-uwi ko
Pero hindi naman ako gaano katagal sa kalsada kasi lumabas lang din naman ako about Martes na ako lumabas noon eh. So from Martes, Merkulay, Swibis, Biyernes, Sabado, Linggo, pang 6 days ko pa lang ngayon kasi Linggo ngayon. Tama-tama kung makakabalik ako agad or makakuha ko ng load nito sa Nipawa bukas, makakabalik ulit siguro mga Webes, andun na ako sa bahay namin. Doon ako magpukul reset siguro kung sakali. Ngayon, ginagawa ko dito sa truck ko, patay sindi, o kumbaga start, turn off, start. Kasi kagahapon pa ako guys na nandito eh, almost ilang oras na ba yung ating ano, tingnan natin. Ilang oras na ba tayong ano, yan, nakita nyo? Tignan muna natin ng ilaw. Para mas maliwanag sa ating lahat. Naka 28 sleeper berth ang status ko ngayon, is naka 28 hours and 17 na ako. So 36 hours lang ang bubunuin ko pang sa ganun makakuha ako ng full 36 hours para yung summary ko, itong ito 70 hours ko magre-reset siya ng 70. So marami na naman tayong oras niyan. Since nakita niyo naman ang full 70 hours on duty ko, yung kabuuan ng lahat ng oras ko na dapat kukonsumuin ko is meron pa ako natitirang almost 18 hours and 30 minutes. At meron pa rin naman akong darating na mga recap, pero dito natin makikita sa may recap. Yun, yung mga oras na yung kilometer or dito sa may driving hours, dito yung mga oras na babalik sa akin sa mga susunod, pero hindi na ako gumalaw dito. Gawa nga ng gusto ko yung ano guys, mas kompleto yung ating oras upang sa ganun wala tayong iniisip na yung hihinto tayo kasi kulang yung oras natin since may pagkakataon din naman ako. Well, ganito lang naman ang buhay ng isang truck driver dito sa ano guys, sa karsada. Nakita nyo, mayroon pa naman akong mga extra groceries dito na si Mrs. alam nyo naman. Ayan, mga Sitseria, Pringles. Pinicturan ko ngayon guys at pinakita ko o sinend ko sa aking mga anak sa family group chat namin. Sabi ko, sinong bibili ng Chicheria? But anyway, ito is parang pang pag nagdadrive ako at naiinip ako, yan. Kumbaga sa ano, kinukuti ko ting-ting kong kinakain. Ay hindi naman tayo naninigarilyo, kaya yan na yung parang libangan ba ng buwangan natin. Yes! At meron pa akong mga ilang mga groceries din dito. May mga itlog, may mga noodles ako sa loob. Oh, yan, makikita nyo. Oh, yan, meron pa akong parang ano dyan, holiday, sardinas. May mantika rin ako, pangprito ng itlog at pangprito ko dito sa holiday lechon. Ano ba yan? Yan, holiday lechon meat. At yan guys, nakikita nyo ang setup ng aking ayan, may container ko dito, lagayan na crates, andito na painitan ko, andito yung mga tubig ko, which is paubos na, at nandito yung aking rice cooker, which is nakapagluto na rin ako, meron na rin akong dalawang itlog doon na ulaan mamaya kapag gusto kong kumain, at nandito yung setup ng aking mga linutong ulam ni Mrs., yung mga hugasin. Alam nyo man mga kaibigan, wala naman tayong sink dito sa truck, at the same time wala tayong paliguan or bathroom or washroom, nandyan lahat, pero ginagawa ko lang kasi talagang inu-organize ko siya para hindi siya kalat-kalat. Ayan, may mga stock pa rin naman akong konti rito, may mga ayan, mga paper towel, meron pa akong vitamin, yan. Yeah, meron akong wipes pa dito, pamunas ng ano, kasi yung tubig ko inumin, at the same time pang pinangluluto ko itong mga to. Ayoko naman masyado siyang gamitin yung tubig na yan, kasi alam niyo naman, dito tayo sa biyahe. At ito na lang ginagamit ko, pinangpupunas ko sa ano, o pinanghuhugas ko ng kamay ko. Ayan, yung parang alcohol din to eh. Yan. At may bigas pa ako ron sa loob, yan. Okay, so may tinapay pa ako dyan. Ayan, andun yung lutuan ko. Meron din naman akong kawali na maligis, lutuan ko. At ito yung
Yung leftover ko kanina, nagluto ko ng noodles, may adobong manok pa si Mrs. doon na hindi ko pa nauubos. Silipin natin ang laman ng aking fridge. Kaya so yun ang pansinin yung flooring ko, ha? Medyo hindi pa ako nakakapag vacuum niyan at saka nakakapag-walis yan. Ngayon natin ko, ay wala na. Bagas ano, paubos na. Oh, wala na naman. Pero pa yata, itong isang ulam na lang na to. Pero makakasurvive pa ako, marami pa akong dilatad yan eh. Yan. Yan lang natitira. At saka, meron din naman tayong point sa ano. Yup! Ito sumasabit ito, matas masyado. Ayusin ko mamaya. Meron din naman tayong point sa truck stop sa Flying J na maaari nating gamitin upang sa ganun eh makabili tayo ng mga ano, mga pagkain nilang kung ano man doon, pizza tsaka manok. Ayan, umaga, makakasurvive pa tayo ng mga isang linggo base dyan sa ating ano, na sa ating mga ano dyan, mga groceries. Bababa ako guys, samahan nyo ako at maghahanap ako ng pagtatapunan ko ng aking mga basura. At gusto ko rin i-move itong truck ko ngayon na doon sa may harapan doon, baka sakaling makaabot ako ng kuryente nila, kasi pinalam ko naman kaganina doon sa may receiver guy. Sabi ko baka pwedeng magano diyan kung makakita ako, makita ko. Ayan, dito pa lang ako sa loading dock. Yan kung nakikita nyo guys. Ito yung mga basura ko, hindi ko naitapong kanina, binaba ko lang kaganina, gawa nga ng masyado kasing mahangin kaganina, sobra. At saka ang lamig, ngayon medyo humupa yung hangin niya, baka sakaling bukas eh mawala na yung yung ganitong sitwasyon. And guys, andito tayo sa may Pass Freight, 12202 Rotary Avenue, Regina, Iski. Ayan. Grabe ka dulas ka ganina sa may Brandon, mga kaibigan. Siyempre, nakaano tayo sa mga ano ng mga truckers ba, yung group ng mga truckers, may mga video-video sila doon, nakita ko. Yung mga sasakyan ay talagang nag-i-slidean eh. Kaya iyon din ang isa kong inisip na hindi muna ako lalarga ba, kasi madulas din, wala rin point, baka mamaya mapaano pa tayo. Tsaka kaganina pa sobrang dulas. At saka ayoko ma-break yung aking yung aking sleeper berth. Ito, pwede akong umano rito, ipapalagbag ko lang dito siguro yung aking truck mamaya, kasi wala namang agaan ko ng alis bukas para yung kanilang mga dyan nakaplug yung truck niya dyan para kung sakali man hindi na ako magpapa-start o magpapa-warm up. Saan dito yung basurahan nila? Ang lamig, mga kaibigan. Ang current temperature natin dito ngayon, mga kaibigan, is nasa 21 ba? Tapos may windshield siya, kaya feels 31. Ayun, meron yata ron. Feels 31 ang lamig. Ayan, dito sa likod nila, dito tayo magtapo ng basura. Ayoko naman na basta na lamang iiwanan yung aking basura doon sa nila, sa may dock nila. Kaya naman yun, mamaya mag-report pa sila, mapicturean yung mga basura, kasi ako lang yun nandoon. Tapos mamaya masabihin pa doon sa ating opisina pag multine pa ako. Saka na lang muna. Baga sa wala namang wala akong makakita eh, kaya numove ko yung truck natin, dadalhin natin doon sa lugar na yon.
malamig mga kaibigan. Pabilisan natin. Lamig. Tumigas agad yung ano ko eh. Yung tinga ko, sakit. Lamig. Start ko lang. Ito guys, suot lang ako nito kasi masakit talaga sa ano eh. Yan. Sa tinga. Ay mga iba, kung nakikita nyo ha, minus 16. Pero kung titignan mo sa may weather, meron pa siyang windshield. So feels like minus 31. Meron akong check engine dyan. At ang balak ko sana is dadalhin ko nga sana yung ating truck sa Volvo pag-uwi ko ngayon. Eh kaso nga lang, hindi rin ako basta-basta makaka-uwi. Kaya malamang sa susunod na lang, hindi natin dapat ipagwalang bahala yan kasi sa engine yan. Kailangan may check nila yan. Although, karamihan ay nagsasabi na hindi masyadong ano dahil baka sensor lang. Pero ako, gusto kong ipakita yan para malaman natin para kampante tayo. Pagbalik na lang siguro. Yan. Tara guys, lipat tayo. Punta tayo dun sa sinasabi ko sa inyo na pwede kong pagparkingan at may plug ko tong ating truck. Yun. Sabay sasarado ko na rin yung ano. Yung ano natin, ating trailer natin, pintuan niya. Oh, yan. Sana hindi mabreak yung sleeper ko, hindi siya mag-drive para hindi sayang yung ilang oras ko ng pamamalagi rito. Dito lang, i-ano ko lang dito. I-line up lang natin ganun guys. Kasi meron din naman akong ano dyan sa baba. Meron din naman tayong kumbaga sa ano, extension. Ayan. Yan, tama-tama yan. O kaya, iikot lang kaya ako para papunta ron, para mas malapit. Kasi nandito sa left side ko kasi yung ano eh. Ganito na lang tayo. Hindi na, ganito na lang para makalabas tayo bukas. Wala akong sanggawa pupunta eh. Yun. Yep. Malamig. Sarado muna natin itong ating ano guys. Labas ko na rin yung aking ano. Yan. Para may plug natin. Pero sarado ko lang muna yung aking ano dun. Hindi ko pa nahila. Babalik ito sa ano, sa tamang pwesto. Balik ko mamaya. Hop, yan. Hop, alimutan kong ano, alimutan nating patayin. Yung sinasabi ko mga kaibigan. Ito, pero balikan ko na lang mamaya. Sarado muna natin itong ating ano.
Ayan. Yup. Tapos papahugasan natin bukas to sa Brandon. Meron na rin namang binigay sa ating check natin may ge. Ayan, malinis. Wala nang load. Tapos i-plug natin. Sana kasya. Tingnan natin. Magkasya sana. Itong i-plug ko sa ano? Itong ano? Itong cab ang i-plug ko kasi itong nakakad ng de-drain guys eh ng battery ko. Basta start ko na lang kung sakali man yun. Yan ito naman ating engine heater, ating engine block. Hindi niya kailangan yan, may start naman natin yan eh kasi hindi naman siya nag-minus 40 ito. Kasya kaya dito, dito. Saktong sakto. Yun, may kuryente. Power. Ayan. Makigamit tayo ng kanilang ano. Yan. Okay na yan. Pwede nating patayin tong truck natin. Basta start ko na lang mamaya ng mga ilang ilang beses. Lumig. Yan. Opya. Yan. Kina natin baka mamaya lag-lag naipit yan, hindi naman ano mga magde-deliver dito, yun na lang muna yun. Ayan mga kaibigan, kumbaga sa ano, kailangan lang natin mag-sacrifice paminsan-minsan. Kaya tanya yung mukha ko, medyo umano na kagad, pati nga yung plus light ng aking yung kanyang nag-shutdown na ng kusa itong ating ilaw sa GoPro natin. Kaya naman hindi na ako magpapatagal. Magpaalam na lang muli ako sa inyo at maraming salamat na guys sa inyong walang sawang pag-support sa mga video vlog nila guys, sa aking mga video vlog. At stay warm, keep safe, and peace up guys. Hanggang sa muli, kita tayo. Bye. Lakay, Pinoy Tracker.